Okay, so good morning guys. Practical tips tayo, no? Kaya pa ba ipa-recover yung mga talong natin na inatake ng white flies severe, no? Paano i-manage? Maging okay pa ba? Kaya pa bang makabawi maski inatake ng severe? Ibang nangingitim, sobrang nangingitim na yung mga talong dahil sa severe white flies attack. No? Maparecover pa ba yan o hindi na? Paano? No? So meron tayong mga paraan paano i-manage. So before niyan, shoutout muna sa ating mga kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao. Lalong-lalo na kay Police Farmer. Shout out sir. Kay Sir Edmar Kangaida ng Aklan. Kay Sir Alan Abuyo ng Maldilo Liquid Fertilizer. No? Kay G. Calyao. Saan yung sa inyo sir? Palawan. No? Kay Juga Guapo ng Leyte. Kay Joseph Tantia ng Davao. No? Sa lahat-lahat nating mga kaibigan over Luzon, Visayas, and Mindanao. No? So again, dito tayo sa talungan natin. Matanda na to guys. Unmanage. Hindi natin na manage na kasi nag-focus tayo sa ampalaya. No? Kung mapansin nyo dito sa talong natin, marami nang patay. Pero still, ano ba? Marami pang bunga. Pero yan, tumatagilid na. Bali-bali na yung mga puno. Yung mga sanga. Dahil mabigat yung mga bunga, tapos di na natin natali. In short, di na natin na manage to ng gusto. No? Marami ng sakit, marami ng namamatay. Pero again, doon tayo sa white flies guys. Kasi marami ako nakita. Kaya pa ba i-manage yung nagsisever white flies attack? No? Kaya pa ba maging okay? Sagot ko guys, kayang-kaya yon. No? Marami na tayong experience doon sa white flies severe, naging itim yung talong natin dito nga na area, tapos doon sa taas. Kung mapansin nyo, nung nagsimula tayo na mag video, meron din akong progress video doon paano natin minanage yung ating talong na inatake ng white flies severe. O, galing tayo nagpakain sa kalabaw guys, kasi naging ninong tayo kahapon. Di nakakain yung mga dragons natin. No? Mahaba-habang usapan to guys. Pero again, ginagawin natin para makatulong. No? Doon sa mga severe white flies attack. No? Again, mapansin nyo, humihiga na yung talong natin. Kasi yun nga, di na natin na manage. No? Pero maraming bunga pa yan guys. Yan sa ilalim oh. Of course, may mga white flies din, pero di pa severe. No? Punggos ang severe. Kasi di na natin na manage. Marami nang namamatay. Ah. No, so paano nga ba natin i-manage ang white flies? No? Lalo na pag itim na. No, so first and foremost, guys, sa tanong, kaya ba i-manage yung severe white flies attack? Kaya. No? Kayang-kaya. Pero, meron tayong kailangang sundin. No? Lalo na, actually, ang severe white flies attack, guys, dun siya papasok pag street ang mainit. No? Street na mainit. Tapos, di mo na control. No? Lalo na pag di ka na mag-spray kasi yun nga, napakainit kasi sa talong guys. Yun nga, palagi kong sinasabi, ang worry ko lang sa talong is yung mainit pero yung maulan. Kaya lang yan ang talong kasi mas gusto nila ng tubig. Only tubig si talong, no? Ah.
So mangyari pag maging street na mainit, dito tayo guys ha. Dito tayo. Ha? So mangyari pag mainit yung tempo, mainit yung panahon, doon talaga aatake severe ang mga whiteflies. No? So kadalasan na posibleng mangyari, dinaalagaan, tapos doon na yung di ba, di ka na mag regular schedules ng pag-spray kasi paano, wala ka nang kikitain, ubos lahat yung maubos lahat yung pera mo dun sa kakabili ng mga gamot, no? Hindi mo na mapag-severe na tapos walang ulan, di na yan guys, no? Di na tatalab yung mga insecticides mo kasi yun nga, di na lalaki, di na tutubo yung mga talbos, no? Itong mga dito, di na dito may white flies din to, di na tayo nakapag-spray, no? Mga fungus. Dami ng sakit to guys kasi maliban sa matanda, unmanaged talaga, no? Pero doon tayo sa paano natin i-manage yung severe white flies attack, no? So ang gagawin ko niyan guys, ulitin ko, ang severe white flies attack, yung maging itim, doon yan aatake tuwing street na mainit, no? Tapos yung mga talbos ng talong mo, di nalalago. Kasi yan nga, kulang sa tubig. Kulang sa tubig, plus andun si white flies, bundle yan. May white flies, may mites, tsaka thrips, no? Kung mapansin nyo, yung mga bunga, pangit, no? Yung mga tangkay, pangit. No, kasi mag-bundle yan sila. Tapos, ang bilis nilang mag-multiply tuwing mainit. No? Lalo na pag di ka mag-spray. No? So, sa akin, paano ko yan minamanage? Gawin ko, hayaan ko yan. No, pag severe na, di ko na yan inisprayhan. Di ko na rin yan pinapakain. Antayin ko lang na may ulan. No? Tapos ang gawin ko pag may ulan, pakain ako ng tuda. Tapos doon focus ako sa foliar, yung pagpabilis sa pagtubo ng mga talbos. Again, di tayo binabayaran ng kilpak, pero laking tulong yung kilpak. No, so yan yung management ko. Excuse. No? So again, ang management ko doon sa mga severe white flies attack, number one, hayaan ko yan, no? Mangingitim yan, nangingitim, bahala na yan. Di mo na, pag i-treat mo pa yan, wala, 0-0 ka na. Maging negative ka pa. No? Wala ka ng income, wala ka ng ma-harvest, tapos spray ka ng spray. So, wala. No? So, ang gagawin ko niyan, hintay ako ng ulan. Pag may ulan, banat ako ng pakain. Paano ako magpakain? Pag may ulan, mag-box ako. Box, granular. Yung bang, lahat ng naka-square, no? Kung magpakain ako, again, never mind sa talong natin, unmanaged to. Di na to na-manage. No? So, magpakain ako ng box dito. Pakain dito, dito, doon naman sa kabila. In short, square yung pagpapakain. Para mas mabilis na makaka-recover yung ating mga talong. No? Kasi yung mga talbos, ayaw tumubo, ayaw lumaki. Kasi walang ulan. No? Plus, kung meron ng ulan, si talong is, ano to guys, mahaba talaga ang buhay ng talong. No? Nakatry ako ng 2 years. Carry lang. Kasi magandang tempo nun. Walang mahaba yung tag-init. Kasi ang kalaban lang ni talong is, yung init talaga. Bless kayo pag may irrigation kayo. No? So rainfeed lang tayo. So, yan yung mahirap. No? So, again, going back, paano natin i-manage? Again, pag severe, hayaan ko na. Iwanan ko na yan. No? Magawa na lang ako ng ibang gagawin. Tapos, doon ako maghintay pag may ulan. Tapos, pag may ulan, pakain ako. Pakain ng tuda. Para mabilis yung pag-arangkada ng mga talbos. Tapos, mag-spray ako ng kilpak. No? Spray lang. Ang pakain natin, normally,
Nung una, nag-ano lang, di pa tayo gumamit ng Yara noon, doon sa matandang, doon sa taas, kung mapansin nyo, yung mga anong video yon, mga June, July, yung matanda ko, kasi dito na area, ngayon bago pa to nag-one year, huh? Only, pinatay ni Odette, ayan, shout out ni Imok. Ano na noy? Pwede na kadiyang mo ha? Wala na ng bahay? Wala na ako ng bahay ng talong ha? Hindi na mapas? Ang kayong trabaho lagi? No, so, ayan, nayaan natin. So, ang pag-abono ko nun guys, naging dalawa yung version kasi dito, nag-severe white flies attack din tayo dito. No, so, dun sa una, kasi di pa tayo gumamit ng Yara, ano, 3414 lang. Minsan may 1846 mix ko. 1:1 ratio, no? Kasi doon tayo sa pagpapa-recover, no? Yun lang, mag-drench ako or mag-granules ako. So yun yung mga pinapakain ko. Tapos dito naman na area, siguro may makita niyo doon sa mga previous videos. Anong pinapakain natin? So, ano lang doon? Winner, ano? Nitrabore at saka Unique 16. No, mostly with Unique 16 kasi nagpapa-recover. Kompleto yung, ano, nutrients. Nitrabore. No? Tapos, yung kill pack. No, only lang dito. Nagkamali din tayo, di ba? Nakita ko bakit nagilo tong talong natin. No? So, kasi meron tayong ginamit na fungicides. No, na itatago lang natin sa pangalang Amistar na based sa expert na kaibigan natin, siya based sa kanyang experience malalagas yung mga dahon mabilis, di ba? Pero ang nangyari dun sa atin, instead malalagas yung dahon, pati talbos nalalagas, kaya ayun nagilo, no? So kaya lesson learned ko din yon, kasi normally sa akin guys yung severe white flies attack 1 month may marbis na tayo, no? Kaysa magtanim ka ulit, 'di ba? Yan yung palagi kong sinasabi na mas makatipid tayo pag ialaga lang natin o i-manage lang natin ang mga matatandang tanim kaysa magtanim tayo ulit. No? So sa akin yung severe white flies attack 1 month may harvest na. No? Bulk na yung 5th week. Yung 4th week may ma-harvest ka ng konti. On the 5th week, bulk na. Pangmaramihan na talaga. Provided may ulan. Napag rain feed ka. No? So kung ang area nyo ay irrigation, with irrigation or irrigated, wala sigurong issue yung white flies guys. Carry lang yan. Kasi yung mga talbos, arangkada at arangkada yan. No? Dali lang yung i-manage. Yung pinapakita natin, yung sinabi kong mag-spray ka in the morning, tapos spray ka in the afternoon. The same medicina. Kaya lang yon, no? Madali lang i-control. Provided, di pa severe, no? Kasi, ang mangyari, magiging severe yan pag hinayaan mo. Kasi di mo na kayang isprihan, no? Kasi wala, negative na talaga dito sa talong. Wala. Mahirap. So, again, practical, gagawin ko dun sa severe na talaga, iiwanan ko. Tapos, pag may ulan, papakainin ko. At isprihan ko ulit. Tapos yung mga talbos, arangkada na yan. No? Kasi wala, pag wala nang dahon yung talong mo, wala nang white flies, guys. Ayan, shout out na Imok. Abanira na niya. So, yan yung mga tips natin. Paano i-manage ang white flies pag severe na. No? Hayaan nyo na, guys. Iwanan nyo na. Huwag na kayong gumasta. Uwi na tayo guys. Punta tayo sa taas. Doon naman tayo sa baka. No? So pag severe white flies attack, hayaan nyo na. Huwag nyo pakainin hanggat may ulan na darating. No? Tapos pag ganito yan kasi, pag wala nang dahon yung talong mo, kasi yun nga, naging itim. No? Malalagas yan lahat. Wala lang white flies, di ba? Na-try ko yan, makita nyo doon sa mga previous videos ko.
Naging itim talaga. May bata pang talong, no? Na inatake tayo ng white flies kasi yun nga. Ay yung weather condition yung kalaban natin, lalo na pag tag-init. Straight sa atin guys, straight na mainit 1 month. Maski 3 weeks dito sa talong pag wala kang tubig. Mahirap na. No? No, so yan yung mga ginagawa natin. Again, paano i-treat? First, hintay ka ng ulan. Second, pakainin mo pag may ulan, ha. Huwag ka munang gumasta. Hayaan mo yung mag-severe white flies attacks na maging black na hanggang wala na talagang dahon. No? Buti sa mga white flies yan. At least pareho tayo, walang makain. Diba? Yung mga ganon. Huwag ka nang gumasta. Tapos pag may ulan, pakain ka. No? Tapos, mag-spray ka. Kiri lang yan ang kilpak guys. Yung pagpapabilis ng talbos. Try nyo lang. Again, ni-share natin is based on experience. Lahat. Tapos pag may mga talbos na, yan, doon na. Hintay ka lang ng 1 month. Kaysa magtanim ka ulit. Sa seed tray pa lang, 1 month. Tapos, makaharvest ka after 60 days. So, 3 months, hintayin mo. Pero doon ka mag-manage sa inaatake lang ng white fly severe. 1 month, guys, makaharvest ka na. On the 5th week, maramihan na yung harvest mo. Dito tayo sa Galaxy Max, guys. Matandaan na rin si Galaxy Max. Almost 4 months na. Pero still buhay pa rin. Thank you Lord. Kasi malawak ang tabla. No, so, again, yun lang yung mga tips natin. Practical tips. Paano i-manage ang white flies sa ating mga talungan. Again, uulitin ko. Kutas. Ngayon, ang focus natin is dito sa Ampalaya. Kung makapansin nyo, mostly sa mga videos natin ay Ampalaya. Pero, gusto nyong mag-scan-scan sa mga videos natin. Kung may clarification din kayo dun sa mga ginagawa natin, pwede kayong mag-comment. No? Maski sa anong videos natin, maski sa Ampalaya, mag-comment kayo kung talong yung issue nyo, okay lang. Ang issue sa atin yan, binabasa ko lahat yung mga comments ninyo. No? Again, ang goal natin is sana makatulong. No? Dito tayo sa Mistisa F1 natin. Matanda na rin. Almost 5 months. No? Pero again, since malawak yung tabla, buhay pa yan guys.